Nagkasundo ang Pilipinas at China. Narisolbahin ang mga gusot sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng dialogo at diplomasya. Pero sa gitna niyan, pinunan ng China ang mga hakbang ng Pilipinas kasama ng ilang kaalyadong bansa gaya ng Amerika. Nakatutok si JP Soriano. Mula sa panunutok ng China ng laser sa ating Coast Guard nitong Pebrero na inalmahan mismo ng Pangulo hanggang sa mga namataang sasakyang pandagat ng China sa Pag-asa Island gayon lang Marso. Hindi na matapos-tapos ang issue sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Kaya paprangkahin na raw ng Pilipinas ang China sa pag-uusap nila sa Bilateral Consultation Mechanism o BCM. We intend to discuss in a frank manner issues of concern and will endeavor to identify mutually acceptable approaches towards addressing these issues in today's meeting. Sa pagtatapos ng pulong, may napagkasunduan naman. Both our countries' leaders agreed that maritime issues should be addressed through diplomacy and dialogue and never through coercion and intimidation. Maritime issues are not the entirety of China-Philippines relations, and we should not allow specific differences to define our bilateral relations. Bukod sa issue ng West Philippine Sea, inuungkat din ng China ang planong dagdag EDCA sites ng Amerika sa Pilipinas. Ang anumang kooperasyon daw ng dalawang bansa dapat daw makakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at hindi raw mapanganib sa interes ng iba. Ang pagdadagdag daw ng military deployment ng Amerika ay nagpapalala sa tensyon sa rehiyon. Wala pang bagong tugon ang US Embassy sa Pilipinas kaugnay sa pahayag na ito ng China. Pero nauna na nitong iginiit na dahil sa EDCA ay sabay na nakapagsasanay ang mga militar ng Pilipinas at Amerika sa pagresponde sa mga krisis. Tutol din ang China sa mga ginagawang joint patrol operations ng ibang bansa at Pilipinas sa South China Sea. Bukod sa planong joint patrol operations ng Amerika, Pilipinas at Japan, may nauna ng passing exercise ang Pilipinas at France. Natapos man ang meeting na ito sa pagitan ng Pilipinas at China para pag-usapan ng mga gusot sa South China Sea, wala pa rin katiyakan sa ngayon kung ititigil na ba ng China o hindi ang mga ginagawa nilang aksyon sa West Philippine Sea. Sa susunod na buwan, ang Amerika naman ang makakamiting ng mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas para sa 2+2 ministerial dialogue kung saan pag-uusapan din ang mga maritime issues kabilang na ang sa South China Sea. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.